ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya hindi pa pala ulan sa Mindanao dahil virgin pa ang kanilang forest. Pero nung maputol po ang mga puno, yan po ang dahilan kung bakit kaiba kapag dumating ang bagyo, napakabilis. Alam niyo po ba na ang isang puno nakakapag-produce ng 5 gallons of water? At alam niyo po ba na ang nag-a-absorb ng ulan ay ang puno dahil sila ay kailangang madilig? Eh wala na yung iinom ng ulan. Kaya pumupunta na sa mga estero. Kaya nga, kailangan pong tayo manalangin dahil kaiba po ang panahon natin. Kaibang-kaiba po. Sino po ang naramdaman ang magnitude 4 na lindol? Ayan, salamat at ang isipan ninyo ay nakatuon sa lindol. So, ngayon, hindi po maganda at naramdaman ninyo. Pero kapag nakasakay ka po sa sasakyan, hindi mo mararamdaman yun. Kaya kung titingnan po natin, kailangan pong tayo ay sensitibo sa bawat nangyayari. Hindi naman natin babantayan, ano po. Pero kailangan ito ay ating ma-discern. At nang sa gayon, tayo po ay hindi datnan. Kaya sabi nga ng Biblia at turo ng Panginoon that you will not be caught unaware. Na hindi kayo mahuli, na hindi kayo handa. Kaya kailangan lagi tayong handa. Sabihin mo sa iyong katabi, lagi tayong handa. Higit pa sa Boy Scout. Ano po? Kaya napakaganda po ng ating panahon. Sapagkat napakalapit na nung ating hinihintay. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Pero ang napakaganda po, talagang ang Pilipino ay piling lahi. Nakikiusap po ang United Nations at ang ilang bansa na kung pwede, yung 300 na peacekeeping force na Pilipino sa Golan Heights, kung pwede huwag umalis. Dahil ang Pilipino po, saan mang dako ng daigdig, iginagalang po yan. Iginagalang po ang mga Pilipino. Hello? Special tayong lahi. Noong 2006 na ako ay nasa Jerusalem, at ang gawain ko ay magtulak ng isang kasama namin doon sa tour, na hindi na nakapaglalakad, lalaki siya. So ako ang taga-hawak ng kanyang wheelchair. Alam ko po, sir, ba? At dahil pababa doon sa David's palace, doon sa David's house, so kailangan pabaliktad dahil pababa po eh. Kaya ang paghawak ko ng kanyang wheelchair, pabaliktad kami. So nasa likuran ko siya. Pero sa tarik po, ay talagang ako'y nadadala at tuloy-tuloy ako doon sa gwardiyang mga Egypt, mga Israelita. Nagbubunot ng baril. Sabi ko, no, Pilipine, Pilipine. Ah, Pilipine, come. So ganun po ang paggalang nila. At nung nasa Sinai Desert kami noong 2009, patungo ng entry sa north of Israel, hinarang kami sa Sinai. Wala ka pong makikita ron. Puro talagang disyerto. Hinarang kami sa checkpoint. At yung mga Egyptian soldier, nagtanungan. Tinanong yung driver, tinanong yung aming guide. Nung malaman Pilipino, Pilipine! Tumawa sila, Pilipine. Ayun, yun ang kanilang tawag sa mga Pilipino. Ganun po ang paggalang nila. Kaya sa Golan Heights, ang mga Pilipino ang ginagalang ng Syrians, ang mga Pilipino ang ginagalang ng Israel. Kaya pag ang Pilipino'y naroon,
sila ay makakapigil ng digmaan sapagkat tayo'y mga piniling anak at lahi ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, yun po ay iyong paunlarin, yun ay iyong pasiglahin na kaiba kang lahi. Amen? Napakaganda po ng Pilipino. Sa gitna ng traffic na 4 oras. At ito ang nakita ko. Sabi ko, Lord, nagpe-pray naman tayo, ano po? Nagpe-pray naman ako. Eh, ba't kaya laging traffic pag Friday revival? Alam mo, ito ang isang nakita ko. Titingnan kung sino yung talagang marubdob ang pagnanais na makadalo. Akala ko nga, yung aking mag-ina, sabi ko, Lord, yun naman pong patuloy niyong mag-ina ko. Dahil talagang hindi raw gumagalaw. 2 hours, nasa Skyway pa sila. At ang sabi ko, bumalik na lang kayo. Akala ko bumalik sila. Hindi pala, sila'y tumuloy pa rin sa gitna ng higpit ng traffic. Kaya nga po nais kong ipaunawa sa inyo, may malaking nakahandang gagawin ng Diyos. Kaya laging tandaan mo po, kapag ikaw ay laging pumapasa doon sa mahihigpit na pagsubok, ibig sabihin, mararating mo rin yung nakatakda sa atin. Amen? So, hindi natin ito maunawa pa sa ngayon, dahil pag alam mo na, hindi ka na magiging masigla. Dahil pag hindi mo alam, mas maganda po na hindi natin alam. Para pagdating nung hindi natin alam, tayo po ay magdidiwang sa sobrang katuwaan at kagalakan. Ikaw po ba ay may malaking inaasahan? Amen? Amen? So pag binabati ako, mayaman ka na, Brother Greg. Sabi ko, maling salita yan, maling bati yan. Napakayaman. Hello? So, yun po ang expectation ko. Bakit? Sapagkat laging tandaan mo, pag sinunod mo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos, susunod po ang provision kung kailan ang Diyos po ang masusunod. So, yun pong napakabuti ang ibig sabihin ay lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ating kabutihan. Tagumpay o kabiguan para sa ating kabutihan. Kabusugan o gutom ay para sa ating kabutihan. Mayaman o pagdaan sa kakapusan ay para sa ating kabutihan. At ano ang kabutihan doon? Magkaroon ka ng kasiyahan sa kabusugan at sa kagutuman. Magkaroon tayo ng kasiyahan, may pera man o wala. Sapagkat ang laging tinitingnan ng Diyos ay ang ating pagtatapat sa Kanya. Kayo ba'y naniniwala na mas matalino ang Diyos sa iyo? Amen. Ayun, salamat. Kaya huwag ka nang magreklamo dahil alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa sa iyo. Nakukuha mo? Kaya huwag ka nang magreklamo kung gwapo ka dahil yan ang gusto ng Diyos. Amen? So, tingnan mo ang mga lalaki, mga gwapo lahat yan. Yan, huwag mong ikukumpara lang sa isa't isa. Dahil doon nagkakaroon ng diferensya. Pero sa paningin ng Diyos, lahat ay maganda ang Kanyang nilikha. Walang pangit na ginawa ang Diyos. Lahat ay maganda. Amen? Sapagkat kung walang pangit, hindi makikita ang gwapo. Kung walang itim, hindi makikita ang maputi. Sapagkat walang magiging pagkakaiba. Kaya huwag mong ipagmalaki na ikay maputi at huwag mo namang ikalungkot na ikay maitim. Para daw maging malusog ang isang tao, kailangan magkaroon siya ng, ito po isang ayon sa pag-aaral, 5 pagtawa na talagang ubos kayang halakhak. Kaya yung matipid tumawa, nako, ikayo na ang mag-isip kung ano ang mangyayari. Pero kapag ikay mahilig humalakhak, amen? Subukan mo po sa bawat araw, magsanay kang ikay laging masaya at maligaya. Sige po, tayo po ay maghanda ng puso, pumikit ka sandali at sabihin mo, inaalis ko, Panginoon, ang
mga laman ng aking puso na magiging salungat sa katotohan ng aking matatanggap ngayon. Ibukas mo ang iyong isipan, ibukas mo ang iyong puso at kalooban upang tumanggap at magliwanag ka sa iyo kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen? So, Jesus at the center of our church. Kung makikita mo yan, ano ang ibig sabihin yan? So, ano po ang ibig sabihin ng Jesus at the center of our church? Alam mo ang isang mabisang paraan ng Diyos para sa pagkakaisa? Panalangin. Ang panalangin po ay walang kinikilalang relihiyon, denominasyon o sekta. Kung atin pong uunawain, ang simbahan po ay nagsimula ay sa prayer meeting. Hindi po sa ano pa mang gawain. Kaya kung iyo pong pag-aaralan ng Biblia, at babasahin mo ang Acts chapter 2, makikita mo prayer meeting po yan. Kaya bumaba ang banal na Espiritu dahil merong 120 na nagpe-prayer meeting. Kaya sa panahon natin, pag-eating, marami po ang dumadalo. Pag-prayer, naku, mabibilang mo po sa daliri. Sapagkat ang tao ay hindi sabik sa Diyos. Kaya ilan ang laman ng prayer meeting. So, ang kaluluwa po ng simbahan ay ang prayer meeting at Bible study. Tayo'y manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila ang iyong pag-ibig. Salamat at kung paano mo iniibig si Jesus, ganun din kami iniibig ni Jesus. At sa sobrang pag-ibig ng iyong anak sa bawat isa sa amin, ibinigay niya ang kanyang Espiritu. At salamat sapagkat ang grasya ay umuunlad sa aming buhay. Maluwalhati namin ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. So, ang mensaheng ibig ko na natanggap ko mula sa banal na Espiritu na dumaloy sa inyo, in Jesus, your joy is full. Kay Jesucristo, ang iyong galang ay puno. At kung atin pong babalikan ang kasaysayan, so babalik po tayo sa kasaysayan bago ko ibigay sa inyo ang pinakang detalye ng katotohan ng kay Jesucristo ang ating galak magbubuhat. Balikan natin ang Eden. Sa Eden po ay iisa ang lalaki at taong nilikha ng Diyos. At alam ko, nakilala natin dahil lahat tayo ay merong retentive memory. At ang pangalan ng lalaking yun ay si Adan. At mula sa tadyang ni Adan, iginawa siya ng asawa. At ang pangalan na ibinigay ni Adan sa kanyang asawa ay Eva. Ang nagbigay ng pangalan ni Adan ay ang Diyos, pero ang sabi ng Diyos, lahat ng likha, ikaw ang magbibigay ng pangalan. Kaya ako'y naniniwala na siya ang nagbigay ng pangalan kay Eva. So ngayon, mula sa Eden, sila ay nagkasala. At nagbunga ang kanilang pagsasama gayong sila ay nasa labas na ng Eden, ang paraiso ng Diyos, na may mga puno at doon sa Eden ay may mga ilog. So kapansin-pansin po na ang Diyos kapag gumawa ng isang paraiso, ito po ay sagana sa tubig. Nung unang panahon, wala pong ulan. Hindi po nagbabago ang panahon, wala pong init o lamig, sapagkat normal po
ang lahat nung hindi pa nagkakasala si Adan. At may sinabi ang Diyos na dalawang puno doon sa maraming puno sa paraiso. At ang isa ay ang puno ng kaalaman, the tree of knowledge. At ang isa ay the tree of life. At ang pinagbawal ng Diyos ay hindi yung bunga ng puno ng tree of life. Ang ipinagbawal ng Diyos ay yung bunga ng puno ng tree of knowledge of good and evil. Sa makatuwid, siya ay kumakain ng bunga ng puno ng buhay. Pero natigil yon nung siya'y sumuway doon sa punong ipinagbawal. At kung titingnan po natin ang tao dahil sa isang ipinagbabawal ng Diyos, hindi niya masunod yung isa lang na hinihingi ng Diyos. Pansinin po natin, ang hinihingi lang ng Diyos sa iyo at sa akin ay 10% ng 100% bigay niya sa atin. Maligaya na ang Diyos sa 10%. At kapag hindi natin ginawang banal yung 10% ng lahat ng ating pagpapala, magkakaroon ng problema yung 100%. Pero kapag pinahalagahan natin yung banal at mahalaga sa Diyos, yung 90% ay higit pa sa 100%. Nakukuha po natin. Kaya po napakahalaga ng pagkamasunurin sa kabila nang sila ay nahatulan dahil sa pagsuway. Nagkaroon pa rin sila ng anak, marami. Pero ang lantad at kilala ay si Cain at si Abel. At kung titingnan natin ang dalawang anak na ito, si Abel ang sumunod sa gusto ng Diyos. Pero si Cain, nagalit pa nung hindi tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. At simula pa noon ay gusto na ng Diyos na siya'y hinahandugan. Sacrifice. Kaya nga kung titingnan din natin sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, to offer your bodies as a living sacrifice. Kaya meron po tayong laging iaalay at ang unang iaalay natin ay ang ating katawan. Amen? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Paano na maialay mo ang iyong katawan na isang haing banal na tanggap ng Diyos? Ito po ang sasabihin ko sa bawat isang naririto. Kapag ikay walang prayer life, kapag ikay hindi prayerful, magiging kang bugnutin. Ang may magandang ugali ay yung nagbababad sa presensya ng Diyos. Kaya sukatin mo ang iyong buhay kung ikaw ay ilang segundo na nanalangin sa maghapon o minuto o oras. At doon mo makikita kung gaano kahalaga sa iyo ang Diyos. Kaya nais kong inyong makita ang kahalagahan ng panalangin. Subalit, bago natin tukuyin yung kahalagahan ng panalangin, nais ko lamang makita ninyo ang kasaysayan, may Abel at may Cain, at si Abel ay kinalugdan ng Diyos, at si Abel na kinalugdan ng Diyos ay kinainggitan naman ni Cain at pinatay ni Cain si Abel. At ang sabi ng Diyos, ang sino mang papatay sa iyo ay susumpain. At kung mapapansin po natin yung consequence ng kasalanan, laging tandaan natin, tama lagi ang Biblia. Sinabi ng Biblia, your sin shall find you out. Kaya ang kasalanan, kapag hindi ito hinarap ng tao at hindi ito tinalikdan, pwedeng siya ay mapapunta sa, kung hindi sa kulungan, kung hindi sa kahirapan. So makikita po natin yung consequences of sin. We don't have to cover the sin, we have to uncover sin. At maunawa po natin na yan ang dahilan, kaya mula pa noon ay magulo ang daigdig.
At dahil sa kasamaan ng daigdig, nagpasya ang Diyos na lipulin ang lahat ng nilikha. At magtira lamang siya ng 8 tao. Si Noah ang nakasumpong ng grasya at pabor sa harapan ng Diyos. Sa makatwid, ang Diyos ay nagmamatyag, nagmamasid kung sino ang pagkakatiwalaan niya at kung sino ang gagamitin niya sa isang supernatural at kahindik-hindik na paggamit. At ang tinitingnan niya ay pusong tapat sa kanya, na hindi nahahadlangan ng anumang bagyo, anumang mga sitwasyon, kundi ang laging mahalaga pa rin siya sa kanya ay ang Diyos. Kaya kailangan magkaroon tayo ng sobrang kasabikan sa Diyos sa kabila ng nasumpungang tapat at nakatanggap ng grasya at pabor si Noah. Sa bandang huli, siya rin ay napahamak sapagkat hindi siya nagpatuloy sa pabor ng Diyos. At dumami ang lahi after the flood. Napakarami ng lahi at mga bansa. Pero sa kabila ng daming yun, nagpasya ang Diyos na kailangang merong isang pipiliin siya. Kailangang merong isang tao na maipakikita niya ang kanyang kaluwalhatian, na magagawa niya ang kanyang balak sa pamamagitan ng isang tao, at ang Diyos ay pumili ng lalaking Abraham ang pangalan. Father of many nations. Ang unang pangalan niya ay Abraham. At nung makipagtipan ng Diyos sa kanya, ginawang Abraham. Ang kanyang asawa ay si Sarai, pero nung makipagtipan ng Diyos, pinalitan niya yung I ng H. At yung Abraham ay dinagdagan niya ng H, sapagkat ang H ay tumutukoy sa pangalan ng Diyos na Yahweh, na hindi pwedeng sambitin sapagkat puro bawel. Kaya hindi nila alam kung paano tatawagin ang pangalan ng Diyos, kaya pumili na lang ang Diyos ng pangalan para masambit ng kanyang hinirang na lahi, at ang kanyang pangalang pinili ay Jehovah. Kaya nga, kung ating unawain sa kasaysayan, doon po naman din makikita ang kahalagahan ng buhay na relasyon sa Diyos. At si Abraham ay nagkaroon ng anak na isa, si Isaac. At tiningnan ng Diyos kung si Abraham ay magtatapat sa kanya. Laging tatandaan po natin na mas mataas ang plano ng Diyos kaysa plano ng tao. So, ang plano ng Diyos ay hindi maunawaan ng tao. At hindi niya ipapaunawa ang kabuuan ng plano niya. Ang pagbigay ng pagsisiwalat ng karunungan ay bawat araw. Hindi po yung kabuuan ng kanyang plano. Pira-piraso nung kabuuan ng plano. At nang sa gayon, ang tao ay laging dumipende sa Diyos. Hindi po itinuro sa tao na manalangin na ibigay mo ang lahat ng aming kakanin sa buong 90 taon ng aming buhay. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, bigyan ninyo ako ng aking kakanin sa araw-araw. So, pansinin po natin, it is daily bread. Na ang layo ng Diyos ay magkaroon tayo ng debosyon sa Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo ang iyong anak. Pwede pong magreklamo si Abraham dahil kung iaalay niya, pwede niyang payuhan ng Diyos. Nagkakamali ka, Diyos. Bakit ipaalay mo yung ibinigay mo? Paano mo mapangyayari yung sabi mo na ako magiging ama ng maraming bansa?
Kung iaalay ko at papatayin ko si Isaac, hindi po siya nagreklamo. As you said, be it done. Yan po ang pananalita ng mga masunurin. As you said, be it done, Lord. At ang sabi ng Diyos, Abraham, nasumpungan ko ang katapatan ng iyong puso. At sinamahan siya ng Diyos. Kailan siya sinamahan ng Diyos? Nung ang puso ni Abraham ay nakita ng Diyos na tapat. Kailan nakita ng Diyos na tapat ang puso ni Abraham? Sa panahong siya'y sinubukan. Susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So si Isaac ay nagkaasawa at ang pangalay Rebecca. At ang mag-asawa ay nagkaanak ng dalawa, si Esau at si Jacob. At katulad ni Cain at ni Abel, si Cain ay hindi nagpahalaga sa Diyos. Si Esau ay hindi nagpahalaga sa birth rights. Hindi niya pinahalagahan ang pagkapanganay niya sapagkat naging abala siya sa kaniyang hilig, mangaso, at magluto ng paborito niyang ulam. Yun po yung nakagawian niya. Pero si Jacob, gusto niya ang birthright. So ano po ang birthright? E pag itinagalog mo ito literal, karapatan ng pagiging panganay. Hindi siya panganay, bagamat sila'y kambal. After several seconds, lumabas ang ulo't katawan ni Esau.
Pero ang kamay ni Jacob ay nakahawak sa paa. Nakikipag-unahan, pero naunahan pa rin siya ni Esau. Kaya ang tawag kay Jacob, ang pangalang Jacob ay supplanter. Ano po ang supplanter? Mang-aagaw. Kaya naturally, inagaw niya ang birthright sa kanyang kuya Esau. Pero ipinakita niya na kaya niyang pangatawanan, kaya niyang pangasiwaan ang birthrights sapagkat siya'y naging masunurin sa Diyos. At siya ay nakipagsumbaan sa Diyos nung siya'y papunta sa lupain ng kanyang tiyuhing si Laban. Nung simula, hindi sila magkalaban, pero nung hulihan, nagkalaban sila dahil sa Diyos-Diyosan. At ang sabi ng Jacob sa Diyos, kung ako ay sasamahan mo sa lupain ng aking mga kamag-anak o kamag-anak ng aking ina, at ako'y pagpapalain mo doon at ibabalik mo ako na pinagpala, ikapung bahagi ay ibibigay ko lahat sa iyo. So that is a personal covenant of Jacob. Nagtapat po ba si Jacob doon sa kanyang tipang personal sa Diyos? Yes. Kaya siya po'y pinagpala ng Diyos sa lupain ni Laban. At siya po ay nung bumalik patungo sa lupain ng kanyang amang si Abraham, siya po'y sobrang yaman. Pero hindi pa rin po mawala ang kanyang takot sa kanyang kapatid na kakambal na si Esau. Laging tatandaan po natin, hindi pwedeng kausapin ng tao para siya ay maging mabait sa iyo. Subalit sa pamamagitan ng panalangin, hindi ka na magsasalita sa tao, ang Diyos na ang kikilo sa puso at isipan ng tao para siya'y maging kaibigan ni Jacob. So Jacob wrestled in prayer with God and he desired that God will touch him, that God will change him, and he received what he aspired for. Hindi na siya Jacob, but ang sabi, from now on, you have a new name. Your name will be Israel. You wrestled with God and you won. Hallelujah. So, ikaw ay nagtagumpay sa Diyos at nagtagumpay sa tao. Napagtagumpayan mo ang iyong kalikasan, napagtagumpayan mo ang iyong Diyos, kaya ikaw ay aking gagamitin. At kung atin pong uunawain, ang lahat ng ugali ni Jacob ay namana ng kanyang 12 anak. Sila-sila ay nagsisilusan. Sila-sila ay nag-iinggitan sapagkat iba't iba ng anak ng mag-ina sila. Iba ang anak niya kay Leah na panganay na kapatid ni Raquel. At iba ang anak ni Jacob sa mga yaya ni Leah. At kung mapapansin po natin, kaya rin nagka-problema ang lahi ni Abraham sa panahon ni Isaac dahil itong si Sarah ay ibinigay niya ang kaniyang katulong na si Hagar kay Abraham, kaya nagkaroon ng anak na Ismael, at si Ismael ay mas matanda kay Isaac. At ang huling tala na magkasama ang magkapatid ay nung mamatay si Abraham sa Genesis 25. Doon po sila nagkatagpo. And since that Genesis 25, wala nang tala tungkol kay Ismael. At ang tawag sa lahi ni Ismael ay Ismaelites. At ang tawag sa lahi ni Jacob, hindi po ginamit ay isa kundi Israelites. At kung titingnan po natin sa 12 anak ni Jacob, ang ginamit sa pagliligtas ay ang anak na si Joseph. Bagamat ang pinakamamahal ni Jacob ay si Benjamin, pero ang ginamit ng Diyos ay si Joseph. Bagamat 12 ang kanyang anak,
ang ipinagpatuloy na gamit ng Diyos ay mula sa anak ni Joseph na si Manasseh at si Ephraim. So ano po ang aking ibig na ipakita sa inyo? Na isang lahi na pinili ng Diyos na kung saan ito ay pagpapalain, at itong lahing ito, ang sino mang bansa na sa lahi niyang hinirang ay makikipamisan at tatangkilikin na ang Diyos ni Abraham ang kanilang gagawing Diyos, anumang lahi sila. At ito'y pinatunayan sa buhay ni Orpa at ni Ruth at ni Naomi sa Book of Roots. Na kung papansinin natin, mga ibang lahi ang napangasawa ng dalawang anak ni Naomi. Pero isa ang nagtapat at yun ay si Ruth. Siya ibang lahi pero tinanggap niya ang lahi ni Naomi. Tinanggap niya ang Diyos ni Naomi. Kaya nga kung ating unawain, ang tao anumang lahi kapag tinanggap ang Diyos ni Abraham, siya ay makakasama sa mga hinirang ng Diyos. At ang Diyos, kanyang pinamunuan ang kanyang hinirang na bayan. Mula sa pagkaalipin sa Ehipto, kumuha ang Diyos ng isang lalaki ng pangalan Moises at sila ay iniligtas mula sa pagkaalipin. Subalit dahil nga may isipan sila ng isang alipin, e walang pamumuno ang isang lahing na hirati ay sa pagkaalipin. Ang isang alipin ay walang pangarap. Ang isang alipin ay hindi makikipagsapalangan. Ang isang alipin ay mananatili na lamang sa kanyang kalagayan na makakain lang at makainom. Yun po yung ugali ng mga alipin na galing sa Ehipto. Kaya kailangan sanayin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lalaking si Moises itong mga may isipan ng alipin. At hindi po lahat ay nakaparoon sa lupang pangako. Ang pumasok lamang ay ang may edad na 20 anyos pababa. Yun po ang pumasok sa lupang pangako sapagkat wala na silang isipan ng pagkaalipin. Sila'y anak na sa paglalakbay. Hello? Imagine, 40 years sila na naglalakbay. So in the middle of that 40 years, wala pong isipan ng alipin yung mga 20 anyos. Hello? Matalino po ang Diyos. At ang dahilan kaya hindi agad niya, dinerecho 3 weeks lang po ang paglalakbay by foot. Patungo po sa lupang pangako. Pero, pinaekis-ekis ng Diyos ang kanilang paglalakbay. Una, para wag silang mapatay ng mga dalubhasang mga mandirigma doon sa kanilang pupuntahang lupain. Pangalawa, hindi nilipol ng Diyos ang mga tao na hindi kabilang sa lahi ni Abraham para merong papatay sa mga mababangis na hayop. So God all the way is preserving His people. At kung atin pumunawain, sila po ay nakapasok sa lupang pangako at ang unang bayan ay nagpakita agad ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Nagapi nila ang Jericho sa paraan ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit mga matipuno yung mga kawal ng Jericho, linagyan ng Diyos ng kaba at takot at pagkadwag mula sa pinakapinuno hanggang sa pinakamaliit na mamamayan. Nasidlan sila ng takot at ang isang taong takot. Kahit po tabak ay hindi niya mahahawakan dahil sa takot. Sino ang may kagagawan? Ang Diyos. Pero kailangan ang pamamaraan ng pakikidigmang sinabi ng Diyos ang kanilang susundin. 7 araw. Iikot kayo bawat araw ng isang pagligid sa bakod ng
Jericho na tahimik. Karinig po kayo ng maglalakad na walang sound. Masunurin sila sa kanilang pinuno. Parang Diyos si Joshua sa kanila. At ano ang nangyari? Nawasak yung bakod. Yun pong bakod ng Jericho ay 6 na kotse ang pwedeng iparada ng magkakatabi. So isipin mo po, 1, 2, 3, 4, 5. So mas malapad pa rito. Paano mo magigiba yun? Pero sa pagsunod nila sa sinabi ng Diyos, marahil ang isinigaw nila ay hallelujah, praise the Lord, at nagiba ang bakod. Pero doon sa maliit na bayan sa AI, natalo sila. Bakit? Alam mo, ang tagumpay ay nakakapagpatigas ng ulo. So kayo na po ang may alam sa kasaysayan. Nais ko lamang pong ipakita ay ang ganito. After po ng kanilang pagpasok doon sa lupang pangako, ang Diyos ay pumili ng mga hukom para mangasiwa sila after Joshua. Kaya bago magtapos si Joshua, bago siya mamatay, siya ay nagsabi, magpasya kayo at pumili kayo kung sinong Diyos ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos ng mga Amorita doon sa likuran ng baha. Ibig sabihin ay doon sa dako na kabila ng Jordan. O ang Diyos ni Abraham. Magpasya kayo ngayong araw na ito. Sinong Diyos ang inyong paglilingkuran? Ako at ang aking sambahayan, ang Diyos ni Abraham ang aming paglilingkuran. Kaya nga po kung ating unawain, after Joshua, pumili ang Diyos ng mga judges. Pagkatapos po ng mga judges, pumili ang Diyos dahil nakiusap ang mga tao, we need a king like us. Kaya ang Israel ay pinamunuan ng mga hari hanggang sa mahati ang iisang bansa ng Israel at naging dalawa, ang Huda at ang Israel. At ang hari ay hindi makakapamuno sapagkat ang hari ay walang karapatan na gawin ang banal na gawain sa templo. Kaya ang Diyos ay pumili ng mga pari, saserdote. At ang Diyos ay pumipili ng mga propeta para patnubayan ang hari at para ang mga saserdote ay mag-alay sa Diyos upang ang hari ay lagyan ng Diyos ng kapangyarihan sa kanyang paghahari. At makikita natin after several years na wala sa kasaysayan ng Israel sapagkat sila ay nasakop. After 85 years, bumagsak din ang Huda. Mas late ang pagbagsak ng Huda sapagkat mas maraming matuwid na hari ang bansa ng Huda kaysa bansa ng Israel. So ngayon, ano po ang ibig kong tukuyin na maipaunawa sa bawat isa? Papasok tayo sa bagong tipan at ating unawain mabuti na mula pa sa Eden ay meron ng propesiya na isang binhi na galing sa babae. At pansinin po natin ang binhing yun ay si Jesucristo na ipinaglihi at lalang ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng isang birhen. Na may pangako ang Diyos 800 years before na siya isilang sa Book of Isaiah. At ang sabi ng Diyos, upon His shoulder will be the government. At kung natin pong unawain, nung dumating si Jesucristo, siya ang hukom, siya ang hari, siya ang pari, at siya ang propeta. Kaya yung lahat-lahat doon sa lumang tipan, lahat ito ay nakay Jesucristo. Siya ang mataas na saserdote na katulad ni Melchizedek. Siya ang hari ng mga hari. Hallelujah. At siya ang hukom ng mga hukom. Si Jesucristo ang kaganap at kabuuan ng lahat ng paghahari. Kaya kung ang bawat isa ay nakay Jesucristo, kung ang bawat isa ay si Jesucristo ang Panginoon at kanyang Diyos, ito po ang sasabihin ko sa inyo.
Ganuman karami ang ating suliranin, ganuman karami ang ating pagsubok, ganuman karami ang ating krisis, kay Hesus Kristo, higit pa tayo sa mananagumpay. Amen po ba? Kaya nais kong makita ninyo that in Jesus there is fullness of joy. Hallelujah! Kaya nga, unawain natin mabuti sa John 14, 13, and 14. Nais kong makita ninyo na kailangan ang puso mo ay puspos ng galak. Arang sabi rito, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. So atin pong unawain mabuti na ang paghingi sa pangalan ni Jesus, ang anumang hihingin ninyo sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ay aking gagawin. Sino po ang gagawa? That the Father may be glorified in the Son. Upang ang Ama ay maparangalan sa pamamagitan ng anak. So how shall the Father be glorified in the Son? Because if you ask in the name of Jesus, the Father has the ability and the right to answer our prayers in the name of His Son. Not according to my need, not according to your need, but according to the name of the Son. Nakukuha niyo po? Dahil lahat ng pangangailangan natin pag ikaw ay iyong inuna ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yung this thing that shall be added? Pag tinignan mo po ang verse 32, makikita mo it is about the food and the drink. It is about the necessities of life. Pero atin pong unawain na hindi gusto ng Diyos ng kanyang bayan ay mamatay sa gutom. Hindi ibig ng Diyos na ang kanyang bayan ay mamatay sa ginaw. At hindi ibig ng Diyos na ang kanyang bayan ay mamatay sa uhaw. Eh lahat ng pagkain kailangan ng mga hinahanap ang kanyang paghahari at katwiran, itutustos ng Diyos. Pero atin pong unawain, our need shall be added to us. But when we give, our giving shall be multiplied back to us. Amen po ba? Kaya pag ibinigay natin ang ating buhay, it shall be multiplied. Na ibig sabihin, hindi lamang ako, kundi ako ay darami. Hello? So meaning that my life will be an influence to other life. Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, ikay magiging buhay na patutuo sa maraming buhay. God will multiply you in the lives of many others. Kaya nga ating unawain na ang ating kaligayahan at ang ating kagalak ay mangyayari lamang kapag tayo ay laging humihingi sa Ama sa pangalan ni Jesus. At ang sabi ng verse 14, if you shall ask anything in my name, inulit po, anumang bagay na inulit sa Biblia ay mahalaga. Twice na sinabi niya, kapag humingi ka sa pangalan niya, kapag humingi ako sa pangalan niya, ano ang sabi? Hindi sinabi, I will give it. I will do it. Magkaiba po yung ibibigay sa gagawin. Kaya lahat ng pagpapala ay preslibate. Hello? Ang lahat ng pagpapala hindi second hand. Oh, purihin ang Panginoon. At ano ang ating gagawin? Humingi sa pangalan ni Jesus. Whew, glory. Oh, I'm so excited. Are you? Sa John 16:24, if you shall ask, hither have you asked nothing in my name, colon. Ask and you shall receive that your joy may be full. Kailan daw mapupuno ka ng galak? Kapag humingi ka sa Ama sa pangalan ng Anak.
Ano ang layunin ng pagtugon ng Diyos sa ating kahilingan para tayo magkaroon ng galak? That your joy may be full. So, paano ka magkakaroon ng kagalakan? Ang unang kagalakan, ang ating hiningi ay ating natanggap sapagkat ito'y ginawa ng Panginoon. What I have, Jesus did it for me. And another wonderful truth is that you will enjoy the presence of God because in the presence of God, there is fullness of joy. The joyfulness of receiving the answer to our prayer. Yung sobrang kagalakan sa panahon na tinanggap natin ang tugon sa ating panalangin, that shows that the presence of God is with you. Kailan mo mapupunan na ikay nasa presensya ng Diyos if the Holy Spirit inspire you to pray? And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. And they shall look upon me whom they have pierced and they shall mourn for him as one mourneth for his only son and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. So kapag ikaw po ay naging maalam at masigla sa panalangin, it is the spirit of prayer. It is the spirit moving you to pray. Kaya pag overnight at nakikipagunahan ka sa pag-uwi, inalo ka na ng iyong pastor na mag-overnight, ibig sabihin wala sa iyo ang spirit of prayer. Hello? Dahil ang sabi rito, the spirit of grace and prayer, dahil meron pong tinawag para sa gawain ng overnight prayer. Nakukuha niyo po? Tingnan mo ang iyong katabi. Ang kagalakan ay sa sandali na matanggap natin at maranasan ang katugunan sa panalangin. Anong gawain ang panimula ng simbahan? Prayer meeting. At dahil sa prayer meeting, bumaba ang banal na espiritu. At dahil sa prayer meeting, dumami ang pagkain ng mga kapatiran. Hello? Nakukuha niyo po? Kaya nga kung ating unawain, in Jesus, your joy is full. Kay Jesucristo, mapupuno ka ng galak. The joy of the Lord is my strength. Kaya yung pangalan ni Jesus, huwag na hindi mo pagtitiwalaan. Sapagkat yung pangalan ni Jesus ang pakikinggan lang sa langit. Hindi pangalan ko. Hindi pangalan ni Pablo. Hindi pangalan ni Apollos. Pangalan ni Jesus ang pararangalan ng Ama. Kaya sa bawat panalangin, ito ay para ka pong pumasok sa bangko. Kapag ikaw ay may checking account o savings account, pag dala mo yung iyong cheque at pinirmahan mo, i-honor yon dahil sarili mong checking account. Pero wala kang makukuhang pera kung walang pondo yung iyong checking account. Tama po ba? Kahit na permado mo pa, hindi naman baliw ang bangko na bibigyan ka ng encashment na wala ka naman deposito. Pero kapag yung cheque mong ibinigay sa akin para sa Greg Durante Ministries ay merong pondo, kahit hindi ako ang may-ari ng checking account mo, pag pumasok ako, alinmang branch, pag in-incash ko yun, check na ibibigay sa akin kahit hindi akin yung checking account. So ang ibig sabihin, ang bangko ng langit. Ang bangko ng langit ay puno ng lahat ng biyaya at pagpapala at anuman ang hingin mo. Ang signature ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. At kapag
lagi kayo humingi sa Ama ng anumang bagay na mahalaga ay ibibigay sa pangalan ni Jesus. At pag natanggap mo ang lahat ng kahilingan mo mula sa bangko ng langit sa pangalan ni Jesus, you will be filled with joy. And you will enjoy the presence of God, because in prayer, there will be unity between us and God. And when we gather together in prayer, that is the only place where unity exists. Nakukuha niyo po? Do you want unity? Let us gather in prayer. Mga Katoliko yan, mga Baptist yan, mga anumang relihiyon yan, pag tayo nagsama-sama sa panalangin, unity is being mightily enhanced. Dahil wala tayong doktrina na pag-uusapan ang ating pag-uusapan, ang ating mga panalangin ay tugunin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ngayon pong gabing ito, napakaganda po nitong gabing ito sapagkat napakalaki ng pondo ng langit. Ang bank account ng Diyos sa langit, at ang sabi ng Biblia, "For my God shall supply all your need." Amen. According to His riches in glory. Kahit nasa bundok ka, pwede kang mag-withdraw. Mas marami ang branches ng bangko ng langit. Kahit nasa alapaat ka, pwede kang humingi ng saklolo sa Diyos at ikaw ay ire-rescue anuman ang iyong katayuan. Kahit nasa ibabaw ka ng bundok manahaw, ikaw ay kayang katagpuin ng Diyos. As long as you ask. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries.